Shaitani Rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalatu Wassalamu ala Rasulillah, Sayyidina Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin, amma ba'd, alhamdulillah. Katulad po ng dati mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay araw na naman ng Biyernes, alhamdulillah. Tayo po ay muli na naman nagkita-kita, nagkasama-sama sa araw nito. Namusyan tong araw na to ay sadyang napakahalaga, kapaki-pakinabang, walang masasayang. Dahil ito ay pagsasaliksik ng kaalaman. Alhamdulillah. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sallallahu bi tariqan illa al-jannah. Malinaw. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sino mang tumatahak sa landas ng kaalaman, gagawin ng Allah na magaan para sa kanya ang landas patungong paraiso. Alhamdulillah. Kaya ito, alhamdulillah, ito yung landas ng paraiso to. Kaya tayo nagsasaliksik. Hindi nasasayang oras natin. Webis pa lang ng gabi, mashallah, nakita-kita na kami ng mga brothers. Yan, doon sila natutulog sa balat. Pag webis ng gabi, pwede po kayo matulog sa balat tapos sabay-sabay tayo. Pwede pa lang ano doon, Sats? Sana. Walang problema yan. Welcome to sila natutulog. Sama-sama tayo doon. Dikit-dikit tayo doon. Walang problema. Sabay din pa yung papasok dito. Ayan. So, open po tayo doon. Webis ng gabi. Pwede na kayo pumunta sa balad. Open po kayo. Kahit po kasi sa balad. Friday lang, ano lang? Webis ng gabi. Friday lang dito tayo. Oh, Friday ng gabi. Pwede na si brother. Kasi Sabado pang pasok niya. 2 days siyang natutulog doon. 3 yun. Walang bayad. Alhamdulillah. At meron din kasi doon, may mga, let's say, limbawa yung mga kapatid natin na stranded. Kukuha ng, magre-renew ng passport. Minsan yung isang brother natin, galing ng Tabuk. Sabi ko, brother, pwede kang matulog dito. Kaysa mag-hotel ka pa, check-in ka pa. Welcome po sa Balaton. Okay, so ando lang ngayon, kapatid. At papasok na po, ating po ipagpapatuloy yung ating naudlot na lecture ko, yung patungkol sa Quran ng Comparative Religion. Ang ibig ko sabihin ng comparative, sa pinakamalapit na kahulugan, paghahambing o paghahaling tulad. Yan po ibig sabihin ng comparative. Yung paniniwala ng mga hindi mananampalataya at ang paniniwala nating mga mananampalataya. Mas mahina po kasing sabihin na yung mga hindi mananampalataya. Kasi sabihin natin, yung mga Kristiyano, masakit po yun sa kanila. So mas mahina po gagamitin natin, let's say, limbawa, nagsabi tayo, Alam mo nung ako ay hindi pa Muslim. Yan. Ito'y magandang termino. Nung niyakap ko po ang pananampalatayang Islam, huwag natin sasabihin, alam mo nung Kristiyano pa ako, masakit sa pandinig nila yon. Parang minamalit mo yung sa kanila, ikay Kristiyano, pinagtatabuyan mo. Mainam kong sabihin yung, nung ako ay wala pa sa pananampalatayang Islam, ayan, narinig na nila yung Islam. Pagbungan pa lang, nung ako ay wala pa sa pananampalatayang Islam, ayan, sabihin natin, yung mga hindi Muslim, okay, huwag kong babanggit ng mga Kristiyano, wag. Kasi may mga mararamdamin. Pagbanggit mo palang na gano'n, lalayo na yan. Sino pa yung taong na to? Yabang naman ito. Parang idinidiin mo sa kanila yung pagka-Kristiyano. Hamula. Ngayon, merong nagkatatanong. Ang katanungan ay gano'n. Bakit kayong mga Muslim, pagka meron kayong pinapangahuhan, pinagagawa, let's say, limang gusto nabi sa inyo, bro, iniimbitahan kita, punta ka bukas Friday. Bakit kaya tayo nagsasabi ng inshallah? Yung tanong ng hindi Muslim. Bakit kaya? Ang makapagbibigay ng kasagutan, inshallah, bigyan ko lang pabango. Ayan, meron apat na pabango rito, di ba? Every Friday ko, nagbibigay ako ng pabango. Ayan. Ayan. Meron po tayong kapatid na sponsor, mashallah. Meron pa rin naka-stock doon every Friday, kaya abangan nyo. Para lagi kayong mabango. Ano ang ating isasagot? Kasi sasabihin naman din Muslim, isyala lang kayo ng isyala, hindi nyo naman ginagawa. Di ba? May kasi sabi parang bukang bibig, isyala, hindi naman ginagawa. Bakit tayo nagsasabi ng isyala? Sino po kaya ang makapagbibigay ng magandang kasagutan, lalo na kung manggagaling ito sa malamhating Quran? Kung meron dalil. Okay kapatid? Sa akin po ang pagsasabi ko ng siya, kasi po ang alam po ang nagpapasya kung ano pong kanibukasan na, siya pong nakakala ng kanibukasan na. Di brother na pong kanibukasan po eh,
tayo ay nagkalpa. Oh, masyadong. Maganda rin kasama. Sino po kayo makapagdadagdag? Kasi halimbawa, kasi kuminsan pagka ako ay, halimbawa si brother, sabi niya, so, brother Jamil, pwede ba akong matulog doon sa Webes? Webes ng gabi sa balat? Pagka sinabi ko insyada, tiyakin ko muna. Kasi halimbawa ang gustuin ko man, yung Webes na yun, nagkaroon ng problema, anong magagawa ko? Sasabihin ko sa kanya, kapatid, pagsusumikapan kong gawin, insyaAllah. Hindi kagat insyaAllah, hindi. Okay? Hindi ko maipapangako, pero pagsusumikapan kong gawin, insyaAllah. Kung ilulog na Allah, kahit kung gusto nyo kapag hindi ilulog ng Allah, subhanahu wa ta'ala, walang mangyayari. Kaya pag sabihin ni kapatid, huwag kang kakasabihin ng insyaAllah, huwag. Sa layo, sabihin mo natin, kapatid, hindi ko maipapangako. Pero pagsusumikapan kong gawin, kung makalibri ako, kung ipapahintulot ng Allah, insyaAllah. Ang dalil itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala pagsulat, Surah Al-Nisan, verse 30, ito. Chapter 76, verse 30. Napakalinaw. Pagsulat niya ang Surah Al-Nisan, verse 30. Itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chapter 76, verse 30. Surah Al-Nisan. Verse 30. Itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, oh. At ang anumang bagay na inyong nais ay nasa ilalim lahat ng pagtatakda ng Allah at ng kanyang kagustuhan. Ayan. Pagkagustuhan natin, tinagtaan ng Allah, ano nangyayari? Pag hindi nakagustuhan, eh, kahit anong gawin mo, wala. Bakit? Nilikha na lamang tayo ng Allah. Wala tayong kapangyarihan. Siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Di ba? Wala tayong, pag hindi pinahintulot, meron na ang pangyayari nung sinundo ako ng kuya ko, Webes, ay Monday ng gabi. Usapan namin, after ng before Maghrib, pupunta kami doon sa may Cornis. Okay? Sabi ko, matutulog muna ako kasi dumating ako tanghali. Natulog muna ako. Usapan namin, gagawa ko sa labat. Sabi ko, sige, matutulog muna, gagawa ako. Pero hindi nangyari. Sabi, dahil nakatulog ako ng mahimbing, hindi nagawa yung baha ko. Di ba? So, hindi, may mga bagay na nangangako na hindi mangyayari. Kahit anumang gawin na, pasok na ako, di ba? Ayun yung siya na. Pero at the other, siya lang, yung dalawa. Nag-asikaso naman. Oh, sige. Okay. Alhamdulillah. Naano nyo? Chapter 76, verse 30. Ngayon, meron pang nagtatong napakanda. Bakit kapag ikaw, tayo mga Muslim, sabi na, kasi naririnig to ng mga hindi Muslim, meron ding nagmamasid sa atin. Di ba, pagka bumabati tayo, no? Assalamu alaikum. Di ba? Tinutukunan ng mahaba na mas mainam. Ano yung pagkasagot, kapatid? Walaikum salam, rahmatullahi wa barakatuh. Ayan, di ba? So, ibig kasi yung sabihin nun, walaikum salam. At sumayo rin ang kapayapaan, warahmatullahi, at ang habag ng Allah, rahma, nakadugan. Wa barakatuh, at ang biyaya ng Allah. Kita mo, tinukunan mo na mas mainam pa sa kanya na may kasamang panalangin pa. Ayan. Ano pa? Okay. Ito ang kasagutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, chapter 4, verse 86. Surah An-Nisa, ayah sita tamani. Chapter 4, verse 86. Bakit kaya tayo tumutugon na mas mainam? Kasi tayo, meron tayong dalil. Kung ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang ating ginagawa. Ito, napakalinaw. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa, ayah sita tamani. 86. Ito, basahin ko ha. 86. Ito ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. 486. Chapter 4, Surah An-Nisa, verse 86. Ito ang sabi ng Allah, napakalinaw. At kapag bumati ng salam, kapayapaan sa inyo ang isang Muslim, ay tugunin ninyo ng higit pa kaysa sa kanyang ginawang pagbati sa inyo o binigkas na salam na may maliwalas na pagmumukha. O di kaya ay tugunin ninyo ng katulad ng ganyawang iyang pagbati ng salam. At alinman sa mga ito,
ang iyong gagawin ay walang pag-alilangan na mayroon itong sapat na gantimpala. Katiyakan ang Allah, ang Hasib, ganap na napakaingat at angkop na angkop ang kanyang pag-uusya sa lahat ng bagay. May gantimpala pala, kapatid. Pagka binati ka ng batid ng salamu'alaikum, okay, tinugunan mo ng mas mainam, may gantimpala ka pa pala. Kasi sinalam mo sa dalangin eh. At sumariwin ang kapayapaan, ang habag ng Allah, at ang biyaya ng Allah. Ang sarap ng pakiramdam ng kapatid na bumati sa iyo. Kaya kapatid, huwag niyong titipirin ang babati ng assalamualaikum. May gantimpala kayo. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, may gantimpala pala. Kaya maaliwalas na mukha. Kaya dito ay pwedeng babati na mainit ang ulo nato. Diba? Magpasigip ang mukha mo. Maaliwalas na, ibig sabihin ng maaliwalas na mukha, nakangiti ka. Naka-smile ka, ika na. Okay, pangatlo. Tugunan ng pagbati. Oh, tugunan ng pagbati. Okay. Ngayon mag-read, inshallah, dahil naghihintay si Abdul Rahman, 135 minutes na lang, magkakaroon po tayo ng question and answer. Ayan. Apat na pa bang ito? Pero inshallah, dahil may bago po tayong yakap sa Islam, bigyan natin dalawa. Priority sila. Na meron pa lang tayo, kapatid, ito, biyaya ng alayan. Ha? Ayan. Cool water yan. Masyallah. Ito isa kayo, ha? O dalawa na lang sa mga magtatanong. Magtatanong. Oh! So, there. Nakapanggagad doon ah. Di ba may pabango ka na? Wala pa ko eh. Ano po bang mga pamamaraan para makapasok sa paraiso doon? Anong pamamaraan para makapasok ng paraiso? Masyala, maraming ano yan. Ibig sabihin, maraming kaparaanan yan. Di ba? Grabe kami na 2 days ago, kasama ko si Yusdad Abdullah Sanes sa kumpanya ng Alhidada. Alam mo, nakakalungkot. Pauwi na rin sila, binisita namin, dinala namin mga pagkain, kasi hindi na rin nasahod. Yung tanong niya, no, yung kapatid, yung paano ba makapasok ng paraiso kasi gusto namin ng paraiso? Yung tanong niya, yung din naging katanungan ng kababayan natin, naghihintay na lang sila ng tawag. Mahigit 100 sila, kapatid. Sabi niya, gusto namin manatili dito, kaya lang, wala naman kami sahod. Tapang yung pamilya namin, naghihintay doon. Maraming kasi iniikot namin mga kumpanya. Katulad ni kila Kobe sa Bin Laden, 5 buwan na silang walang isama. Nasaan si Kobe? Yung wala ko nang isama. Oh, natatakot sila ngayon lumabas, pumunta ng center, baka pagka wala ka na, pag inaikama, automatic kulong ka, si Mexican. Hindi na uso yung Xerox, papa, hindi na uso yun. Pagka wala ka na, pag itang automatic ikama, si Mexican na kagad. Kaya yung mga brother natin doon, yung mga imam sa Islam, ayaw nang mag-aral, natatakot lumabas. Marami na mga kumpanya kasi naiikot namin yan. Okay. Una kapatid, hindi ba tayo mga Muslim, lahat naman natin, paraiso, binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Napakalinaw kapatid. So, hindi ba kapag tayo nagtatrabaho, meron tayong inaasahan, di ba? Ano inaasahan natin? Sahod. Nagtitiis tayo, nagsusumikap. Alam natin na may sahod. Kaya lang kumisa, naudod pa nga eh, di ba? Katulad sa Bin Laden, trabaho ng trabaho. Pero alam nila, may sahod na inaasahan. Ngayon, ang pamamaraan natin, upang makamit natin ang paraiso, kapatid, magsumikap tayo, magtiis, magsakripisyo. Sa paano pamamaraan? Una kanina, nagdasal tayo, di ba? Pinaganda natin yung sala, yung salatul jumu'a. Ay, mami, bago ko na rito, masala. Kapatid, hindi lang dito nagtatapos na nagsada po kayo, ha? Kasama po yung pangalawa, yung limang haligi ng Islam. Una yung syahada, pangalawa yung salat, pagdarasal. Kahit nasa inyo na po ang Islam, kung hindi kayo nagdarasal, wala rin po siya isa'yo. Kaya dito po, may libre po tayong pag-aral. Tutuwan po tayo, kayo ni Brother Walid Feliciano yan, masyallah, kung paano pamaraan pagdarasal. Ituturo lahat dito po, libre na at wala po kayong babayaran. Ang gagawin nyo na lamang po, nasa sa inyo na, kumbaga, binigyan na kayo ng susi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayan, pintuan. Ito, pintuan niya na, buksan niyo na. So ngayon, susi, pangalagaan, huwag niyong iwawala. Hindi pa ba? Alam mo, binigyan tayo susi. Nawala, hindi ka makapapasok sa bahay. Kaya pangalagaan natin susi, ano yan, yung syahada natin. Ito na nga, pagka nabuksan na natin yan, pintuan, ingatan natin bala niyan, yung ating sala.
Sala muna kasi bago pa po kayo. Yung munang dalawa na yan. Papasok na po kayong pangatlo, yung tinatawag na yung fasting Ramadan. Subalit wala pa po kayo, dito muna kayo mag-concentrate. Yung shahada, tsaka po yung sala. Okay. Kaya yung paraiso na yun, kapatid, inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapatid, sa Surah Al-Bayna. Surah Al-Bayna, chapter 19. Napakalinaw. Surah Al-Bayna. Innal ladina amalu wa amilu salihati ulai kum khairul bayna. Ito ha? Surah Al-Bayna, chapter 19. Itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Eto, hindi ba tayo mga Muslim naniniwala tayo sa Allah at sumusunod sa sugo? Diba? Etong sabi ng Allah, katiyakan ang mga yaong naniwala sa Allah at sumunod sa kanyang sugo at gumawa ng mga kabutihan ay sila ang pinakamabuti sa mga nilikha. Kita niyo, pinakamabuti tayo sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanilang gantimpala, eto na, yung ating gantimpala, na nasa kanilang rob na tagapaglikha, sa araw ng muling pagkabuhay, ay mga hardin. Pag sinabi ng hardin, yun na yun kapatid. Siya dyan na yun, paraiso. Ay mga hardin na pinakamagandang patutunguhan at tirahan na umaagos sa ilalim ng mga palasyong ito ang mga ilog. Kasi sa kabilang buhay kapatid, sasalot na lang tayo ng ganun. Gatas na hindi napapanis. Mananatili na sila roon, magpasawalang hanggan, kinalugtan sila ng Allah, kaya naging katanggap-tanggap ang kanilang mabubuting gawain, at gayon din sila sa Allah, nalugod din sila dahil sa inihanda sa kanila na iba't ibang uri ng karangalan, at itong mabuting gantimpala sa sino mang natakot sa Allah, sa pamamagitan ng pagsunod, sa lahat ng kanyang mga pinag-utos at pag-iwas sa lahat ng kanyang pinagbawal at iniwasan ang paglabag sa kanya. Chapter 98 verse 8 yun kapatid ha? Surah Al-Bayna. Chapter 98 verse 8. Surah Al-Bayna. Okay? Pag binanggit yan kapatid. At napakalinaw nga dito kapatid, binanggit na rito na inilarawan na ng Allah subhanahu wa ta'ala yung paraiso. Basahin natin ha? Yung chapter ano? Chapter Muhammad dito. Dito kapatid, binanggit, inilarawan na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Kaya tayo mga Muslim, alam natin na mayroong paraiso na nangangon, di ba? Yung ang sahod, hinihintay natin eh. Nagtitis tayo, nagsusumika. Gaano pa kayang pinakamalaking gantimpala na walang katapusan, walang hangganan ang Jannah? Ito sabi rito, napakalinaw. Oh. Ang katangian ng Al-Jannah, ayan o, oh, inilarawan na rito yung katangian. Hardin, na ipinangako ng Allah, ito, sa mga matatukutin sa kanya, nandoon ang mga malalawak na ilog tabang na tubig na hindi nabubulo at mga ilog ng gatas na hindi napapanis at hindi nababago ang lasa nito at mga ilog ng alak na napakasarap sa mga umiinom nito, ang mga ilog ng pulot-pukyutan na napakalinaw at puro, at para pa rin sa mga matatakutin sa Allah, sa hardin, ay ang lahat ng mga bunga ng iba't ibang prutas at iba pa, higit pa rito, ay ang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, na kung kaya, siya ba na nasa ganitong uri ng hardin, ay maging katulad ba ng sino mang nasa impyerno? Kita mo ang lula. Kita mo dito. Chapter 46 verse 15, kapatid. Pagka, halimbawa, tinanong kayo, naniniwala ba kayo na may pari? Meron naniniwala po kami, kaya po kami nagtitis eh. Ikaw naniniwala ka ba na may sahod? Sabi niya, oo, kaya ka nagtatrabaho eh. Kasi ito pa kayo paraiso? Sa amin, sasabihin natin sa mga hindi Muslim, sa amin naniniwala kami. Bakit? Kasi inilarawan na ng Allah ang katanginan ng paraiso. Kaya alam namin, kaya kami nagtitis, nagsusumika, nagpapatira pa, nagdarasal ng limang beses, alam namin na may paraiso na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. At alam din namin na may impyerno na aming kinatatakutan, iniwas-iwasan, dahil ito'y parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nagmataas, nagmalaki, ayaw sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ganito na lang, sumobra ang 10 minutes.
Ay, tanong siya. Sads, dadagdagan ko lang sinasabi mo na kasi nga, sinabi mo sa mga bagong nating kapatid at pati na rin sa sarili ko. Okay. Payo ko na rin na andito na tayo sa pananampalatayang Islam. So, inshallah, pangalagaan po natin yung pag-aaral kasi merong panganib eh kung hindi tayo nag-aaral. So, isabuhay po natin na maganda at inshallah kasi susunod tayo sa nag-iisang tagapag-ikha si Allah Subhanahu wa Ta'ala. At yung sundin din natin ang kanyang mga sugo. Meron ngayon sinasabi sa banal na Quran na sa sura Tahrim 666. Maniniwala tayo sa Allah at sundin natin ang kanyang mga sugo at pangalagaan din natin ang ating sarili. Pamilya. Sundin natin ang ating pamilya. Yung binanggit na kapatid, sura chapter 66 at Tahrim verse 6, yan ay mga ladina ang manukuhan po sa kung lahalay kong naroon. Sabi nga, o kayong mga mananampalataya, katakutan niyo yung Allah at ang impyerno. Okay? Iligtas niyo yung pamilya. Kuhan po sa kong, waalikum ang iyong pamilya. Sa naglalagablab na bato, na ang panggagaw ay tao at mga bato. Sura Tahrim yun, chapter 66, verse 6. Sabi nga, yung sinabi nga. Masyalang kapatid, Diyos akalapit, itong pabang mo, kulay pink. Ayan. Saya na yan kasi gusto ko. Okay. Yung, last tanong. Kulay pink. Tungkol sa pagbati ng salam alaikum, kung halimbawa kung bumati sa'yo ay alam mo, hindi alam ba, hindi Muslim. Kung pwede mo bang hindi sagutin o may sagutin? Pwede sagutin. May hadith ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kapag hindi Muslim, pagka binati ka, huwag mong tatalik Quran. Sasabihin mo, walaikum. At sumayari. Hindi pwede walaikum salam. Bakit? Wala pa sa kanya yung salam. Wala hindi pa sa Islam, wala pa sa kanya yung peace. Halimbawa, hindi ang Muslim. Siyempre, bilang, kasi may mga Kristiyano, mga hindi Muslim, okay, na nasa labas ng Islam, na mababait din, di ba? Na ayaw ka ng mga bahiya na gusto na alamin na, Assalamualaikum, gano'n, di ba? Yung mga hindi Muslim, kahit ako noon hindi pa ang Muslim, yung manager namin napakabait. Kasi Muslim siya, ako hindi. Para magkaano rin kayo, magkaano, Sir, Assalamualaikum. Narinig ko, sabi niya, Walaikum. Eh, hindi ko na ano yan, di ba? Yung pala, ganun ang tanong. Yun ang hadith ng Rasul sa'yo. Ang pwede mo sabihin, walay ko muna. Walay ko muna. At sumayo rin. Ganun lang. Ibig sabihin, walay ko at sumayo rin. Pero pag dinuto, walay kong salam at sumayo rin ang kapayapaan. Walay ko lang muna, wala pa yung salam. So, hindi ko pwede mo. Hindi. Walay ko lang, walay ko. Ngayon, pag nagtanong siya, may hikma yun. Sabi ng Allah, bil hikmati. Doon ang papasok ang dawa. Bilhigmati, with wisdom, na dahil sa pagbati niya sa'yo, pasukan mo lang ngayon ang dawa. Kaya kailangan sa atin ang may kalaman. Hindi mo madadawa kung wala kang kalaman. Ngayon, nagtanong, alibaba narinig, bakit narinig ako sa'yo? Bakit walay kong lang yung ano, yung sinagot sa gumawa? Tsaka mo nagawa. Kung kasanang sasama yung kalooban, kasi wala pa sa'yo yung Islam. Wala pa sa yung Islam. Wala pa. Tsaka napasukan ng dawa. Malay mo, nang dahil sa pagkasagot mo sa kanya, gabayan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, magyayakap siya sa Islam, inshallah. Okay, kapatid, ang lula, subhanahu wa ta'ala, wa bihamdi, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.